Arya. Ito ang katagang binibigkas ni Cesar Montano sa pelikulang Muro Ami na ang ibig sabihin ay ito na ang hudyat na kailangan ng sumisid ng mga batang maninisid sa ilalim ng dagat. Natatandaan niyo pa ba si Rebecca Lusterio? Isa siya sa maraming batang napabilang sa pelikulang Muro Ami. Gumanap siya sa pelikulang ito bilang isang batang lalaki na isa sa pinakamagaling na maninisid. Sa pelikulang ito ay naipamalas ni Rebecca ang kanyang husay sa pag-arte. Marami naman ang nakapansin dito at nagkaroon pa nga siya ng iba't ibang award. Nagwagi siya bilang Best Child Actor sa PAMAS, Best Child Performer sa Metro Manila Film Fest, at New Movie Actress Award naman noong taong 1999 sa Star Awards. Taong 2004 naman, nang muli ay mag-direct at magbida sa isang pelikula si Cesar Montano, ang Panaghoy sa Suba. Sa pelikulang ito ay muling kinilala ang husay ni Rebecca Lusterio at siya ay nagwagi bilang Best Supporting Actress. Pagkatapos ng dalawang pelikulang ito ni Rebecca ay hindi na siya muling gumawa pa ng pelikula. Tinapos na lamang niya ang kanyang pag-aaral sa high school kung saan ay sinuportahan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga seashells sa mga turista. Subalit, tila hindi na niya kayang pag-aralin ang kanyang sarili para sa pagkukolehiyo. Nalathala naman sa isang artikulo ang tungkol sa buhay ni Rebecca. Dahil dito, hindi nagtagal, ay nagkaroon siya ng mga sponsor para makapag-aral sa kolehiyo. Ang dating batang maninisid ay naging isang scholar sa Kolehiyo de San Juan de Letran at nakapagtapos na nga ng 4 na taong kurso ng Bachelor's Degree in AB Communication Arts noong March 2010. Naging mahirap man ay naging matagumpay sa kanyang pag-aaral itong si Rebecca Lusterio. Nabigyan rin siya ng pagkakataon na makapag-aral sa Copenhagen para sa kanyang Master's Degree. Talagang malaki ang naging pasasalamat ni Rebecca sa mga taong tumulong sa kanya para makapasok sa industriya ng pelikulang Pilipino at para siya ay makapagtapos ng pag-aaral. Sa Copenhagen rin niya nakilala ang ngayon ay kanya ng mister na si Thomas Mejizo. Naging tahimik, pribado at mukhang masaya naman ang buhay nitong si Rebecca Lusterio. Sa kasalukuyan ay mayroon na silang isang anak na lalaki at ang buong pamilya ay nakabase pa rin sa ibang bansa. Hindi pa rin nakakalimot si Rebecca Lusterio sa kanyang pinagmulan at paminsan-minsan ay bumabalik pa rin sa kanyang bayang sinilangan para mag-enjoy at para muling makipagkita sa kanyang mga dating kaibigan at minsan nga ay nakasama pa niya si Jong Hilario sa kanilang pagbabakasyon.